What exactly do we want to hear from Senator Bongbong Marcos? An admission that indeed there were abuses during martial law. An admission that the economy suffered during that one-man rule. While the rest of Asia started prospering, the Philippines went down in the economic ladder. So, admitin mo yan, and then, palagay ko pwede na natin kalimutan. Dahil at least, relax ako. Hindi mo gagawin uli. Pero pag sinasabi mo, wala naman nangyari, maganda nangyari ng Marcelo, bah, may planong ulitin pa ito. Masaya ka. Kaya ako sinasabing, if there is no admission, then there is not even remorse, then a repetition of the same is possible. And I don't want, again, Neil, for the nation to suffer martial law. 14 years of a one-man rule. Wala nang maligaya doon kundi yung pamilya Marcos. Lahat ng pamilyang Pilipino, nagdarahop, naghihirap, dumaraan ng Pasko, nagdidildil kami. If he admits that there was a lot of abuses committed during that period, I think it's a good sign that he is different from the father. At kapanipaniwala yung sasabihin niya, hindi ko naman gagawin yung anumang nangyaring masama eh. Dahil nakita ko yung masama at yung mabuti, doon ako sa mabuti. Then I think he should be given a chance by history to cleanse his name. Pero kung ang kanyang attitude, walang masamang ginawa ang tatay ko. Walang masama nangyari ng martial law.